ating dakilang Diyos. At mahinmal tayo po ay dadako na sa pinakamahalaging bagay na ating binalagawain. Ito ang pakikinig ng salita ng ating malapit na Jesus. Hallelujah. At tayo pong lahat ay tumayo bilang pagalang salita ng Diyos. Ang dadalhin po nating malamang aral, ating beloved preacher, Brother Raul Pangan. Praise God. Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. God bless you, beloved co-worker. Brother Nelson sa East. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo may dumalangin sa ating dakilang Diyos ang minamahal. Let us all pray. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, the mighty and dearest Jesus, to the first prayer of the beloved, honorable pastor, evangelist, will this at all, may the end time prophet, we thank you so much. O Lord God, hallelujah, for every part of our service that you have blessed and anointed, O Lord God. Hallelujah. And once again, O Lord God, hallelujah. Bless your word. Use my instrument to bring a message, O Lord God. Hallelujah. Also, we thank you so much for, hallelujah, our praising song, you, hallelujah. For your sweet Holy Spirit, for a fan us, O Lord God, this Lord Jesus. Hallelujah. For the testimonies, O Lord God, also for exhortation, for giving. Hallelujah. Our hallelujah tithes and love offering, O Lord God, this Lord Jesus. For the faithful giving tithes and love offering, O Lord God, this Lord Jesus. And once again, hallelujah, forgiveness, O Lord God. Hallelujah. Once again, to the first prayer, dear beloved and honorable pastor, we rebuke our minds of penance is cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Makabalik tayo sa ating mga kinakapuan. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagkapasalamat, pagsamba ay sa ating dakila at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Dobling pag-aala at ipinapabot at iminamay ginagala Evangelist sa Wilde Estrada Almeda, the end time prophet of a loving God, ating inaalala mga ginito ang turo at mabuting aral at beloved and honorable assistant pastor Lina C. Almeda, beloved na madira sa kalamang beloved children, children and love, beloved grandchildren, beloved great-grandchildren. Sa inyo po lahat, inaalala mga kapatid sa mga lapinon, mga baguhan, mga datihan. Praise the Lord. Hallelujah mga beloved co-workers. Praise the Lord. Beloved co-members, beloved instrumentalists. At ang minamahal, welcome po ang minamahal sa maluwalhating pagdating ng beloved co-worker, beloved Brother Nelson Saiz from the Philippines. Ang minamahal, purihin at pinakamamahal na Panginoon at salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At ang minamahal sa ating mga live webcast viewers ay nagkapapat ang pagbati na isang magandang gabi. Praise the Lord dito po sa buong minamahal UAE, United Arab Emirates, dito po sa Dubai, sa dako ng Abu Dhabi, sa dako ng Pujaira. Praise the Lord. Sa lahat na abot na minamahal, nabalagawain natin dakilang Diyos. Magandang gabi na po ang minamahal. Purihin na ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Let us have a praise the Lord. Amen. Praise God. At tayo po ay narito po sa ating pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Yan po nakalagay po sa screen ng minamahal. Peace and freedom from fear. Amen. Ang minamahal, mayroon pong kapayapaan ng minamahal sa takot. Amen. Mayroon pa rin kapayapaan. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon kapag ating inilagak ang ating tiwala sa mahal na Panginoon. Amen. Ang minamahal, ito'y ating ma-overcome, mga minamahal, ayon po sa banal na kasulatan. Amen. Ang minamahal, maraming bagay ang kinakatakutan ng tao, mga minamahal. Ano-ano po ang mga bagay na kinakatakutan ng tao? Amen? O bukod sa kamatayan, di po ba? Ang tao ay natatakot pag dumating na yung tinatawag na kamatayan. Amen? Naalala natin, mga minamahal, 1980s po yata, mga minamahal, nang mayroon pong pinalipad sa kalawakan na isang object, mga minamahal, na nagkaroon yata ng error, mga minamahal, at ito po ay pinapangambahan na babagsak sa anumang lugar. At mga minamahal, sa mga panahong yan, hindi alam kung saan babagsak, mga minamahal. At marami raw mamamatay, kaya marami natakot. Amen. Salamat sa malapinon, sapagkat sa dagat yata bumagsak, mga minamahal. Amen. Kaya po mga minamahal, maraming bagay na kinakatakutan ng tao, mga minamahal. O, katulad na nga lang ng, minsan nga yung ating, nandun sa ating pastoral house, minsan yung, tawag dito, minsan nagising ako, para ako may maingay. Amen?
Para may nag-aalam yung poso sa probinsya. Para may nag-iigib ng poso. Sabi ko, wala namang poso rito eh. Amen. Eh, nung pala, eh, siguro sabi ko, eh, normal lang. Baka yung aircon, maingay. Amen. Yan po mga minamahal, kuminsan ang tao, minamahal na rin yung takot. Amen. Sabalik kapag pala ikaw ay sakdal, sabi nga, sakdal na yung pag-ibig sa Malapinoon, nakapagkapalayas ng takot. Amen. Perfect love, cast out fear, mga minamahal. Amen. Sabalik dito po, mga minamahal, malalaman natin sino po ba ang dapat kakatakutan ng tao. Amen. Bagamat ang Diyos, hindi po nakakatakot ang mahal na Panginoon. Amen. Sabalit, ang punto po dyan, mga minamahal, dapat ang tao'y matakot gumawa ng kasalanan. Yan ang punto po dyan, mga minamahal. Ang Diyos ay hindi nakakatakot, mga minamahal. Amen. Sabag kapag ang tayo walang takot sa Diyos, mga minamahal, walang takot gagawa ng kasalanan. Amen. O dito sa ating kinalaligan lugar, mga minamahal, mahigpit ang batas. Amen. Bakit ang tao'y sumusunod? Kasi natatakot sila. Amen. Ma-fine, mga minamahal. Amen. Eh dito po, mga minamahal, basahin po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, Psalms chapter 23, verse 4. Kindly po. From the book of Psalm, chapter 23, verse 4. Ye though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Tagalog. O bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong kakatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay suma sa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Amen. Amen. Let us have a praise the Lord. Oh, mahaba yan, yung Psalms 23. Amen. O, hindi po ba kabisado po natin yung Psalms 23? Sino po nakakabisado ng Psalms 23? Amen. Sige, pwede nyo i-recite. Amen. Basta praise the Lord. Ito po mga minamahal, ano ang sabi nito, minamahal? Sa ating nabasa, o bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay suma sa akin, ang iyong pamalo ay ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Amen. Ando pala sa screen, nakayoko pa ako mga minamahal eh. Amen. Salamat sa mahal na Panginoon. Eh mga minamahal, dito po mga minamahal, ibig sabihin, hindi pala dapat na ang tao ay matatakot. Amen. O narinig natin kanina, ano sabi ating beloved co-worker, co-preacher, Brother Nelson, sabi sa kanyang beloved wife, parang mayroong, parang may bukol. Amen. O sabi, huwag kang matakot. Amen. Mga minamahal, sa lahat ng bagay, ang Diyos ang ating inaasahan. Amen? Pag tayo'y natakot na may ibig sabihin, hindi pa nagiging sakdal ang ating pagkitiwala, pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya dito, minamahal, sino ang dapat nating katakutan? Ang minamahal na sinasabi ng banal na kasulatan, dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 12, versikulo 4 hanggang 5. Ako na po magbasa po nito, ang minamahal, sabalit ihanda po ang Mateo, Kapitulo 10, versikulo 28. At sinasabi ko sa inyong mga kaibigan ko, huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan na pagkatapos niyan ay wala silang magagawa. Tatapwat, ipinagkapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katakutan ninyo yung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang ibulid sa impyerno. Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Amen. Yung pala ang dapat nating katakutan, mga minamahal. Amen. Yung nagbubuli doon sa impyerno, mga minamahal. Amen. Na dapat ang tao ay matakot sa mahal na Panginoon. Hindi po ba? Kapag ikaw'y takot sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi naman, kasunod nga sabi ko kanina, hindi naman nakakatakot ang mahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin, nag-iingat ka, nag-iingat na makalabag sa utos ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sabi rito, pakibasa Mateo, Kapitulo
10 versículo 28. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Mateo, kapitulo 10, versikulo 28. Sa English, "And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell." Sa Tagalog, "At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay sa ng katawan, dadapat hindi nangakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo, yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno." Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yun daw ang dapat nating katakutan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang minamahal. Amen. Dito po minamahal, ano po ang dapat natin gawin upang mawala ang ating takot? Amen? O kung sa kayong, kung sa kaisipan ng tao na kung saan yung kaisipan ng kanyang sarili lamang ang minamahal, eh baka hindi niya maiisip yung paraan ng ating mahal na Panginoon. Amen? O, sabi nga ng iba, nung sa sanlibutan, para wala daw takot, o? Iinom sila ng mga bagay na nakalalasing, mga minamahal. Oh. Yung mga minamahal, subalit dito, minamahal, ano po ang ating dapat gawin para mawala ang takot? Kinakailangan tayo maglagak ng tiwala sa mahal na Panginoon. Amen? Oh, pag ikaw may tiwala sa mahal na Panginoon, matatakot ka pa ba, mga minamahal? Oh, bakit ang tao naglalagak ng pera sa bangko? Ibig sabihin, tiwala siya, safe yung kanyang salapi doon sa bangko, mga minamahal. Amen? Ito po sa mga awit, kapitulo 55, versikulo 3 hanggang 4. Kailin po, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Psalms 56, verse 3 and 4, hallelujah, praise God. "What time I am afraid, I will trust in Thee. In God I will praise His word. In God I have put my trust. I will not fear what flesh can do unto me." Sa Tagalog, "Sa panahong ako'y matakot, aking ilalagak ang aking tiwala sa iyo. Sa Diyos ay pupuri ako ng kaniyang salita. Sa Diyos ay inilaga ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot anong magagawa ng laman sa akin." Amen. Amen. Let me serve and praise the Lord. Pag ikaw ay may tiwala, naglagak ng tiwala sa mahal na Panginoon, hindi ka matatakot. Amin ang mahal. No? Sabi ron, "Sa Diyos ay pupuri ako ng kanyang salita. Sa Diyos ay inilaga ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot anong magagawa ng laman sa akin." Amen? Amin ang mahal. Yan pala ang paraan para mawala yung takot, maglagak ng tiwala sa mahal na Panginoon. Amen? Bakit kinakailangan maglagak ng tiwala sa mahal na Panginoon? Amen? Sapagkat ang Diyos kakampi natin. Amen? Oh, amin ang mahal. Ang Diyos, pag ang Diyos ang kakampi mo, amin ang kapag ang Diyos ang nasa iyo, sino ang laban sa iyo? Amen? Di ba, pag mayroong kakampi mo, mga malaking tao, ba? Oh, matapang ka, kasi mayroong kang mga kakampi, amin ang mahal. Amen? Oh, hindi naman ibig sabihin, amin ang mahal, pag mayroong kang problema, mayroong kang sama na loob sa iyong kapatid, amin ang mahal, hahanap ka ng kakampi, para labanan ng iyong kapatid. Hindi po naman ganun, mga minamahal. Amen? Amen? Kundi tayo po'y tagapagpayapa, mga minamahal. We are peacemaker. Amen? Ang minamahal. Kaya po dito, mga minamahal, ang Diyos ay kakampi natin, mga minamahal. Amen? O dati, sino yung kakampi natin dati? O hindi ang mahal na Panginoon. Kasi wala pa tayo sa mahal na Panginoon eh. Ang minamahal. Dito po ang minamahal, basahin ko po ang sabi ng mga awit, kapitulo 118, ang talata 16, "Ang Panginoon ay kakampi ko, hindi ako matatakot anong magagawa ng tao sa akin." Oh, ang minamahal, kapag ang Diyos ay kakampi mo, walang magagawa ang tao sa iyo. Oh, pinapatunayan ng banal na kasulatan, ang minamahal. Oh, sa panahon ni Daniel, ni Propeta Daniel, ang minamahal, no? Dahil si Daniel matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon, walang makita
si King Darius na o yung kanyang mga kasamahan na maisusumbong sa kanya. Wala siyang makita ng mali sa kanya para siya paparusahan ng minamahal. O gumawa sila ng batas. O, na nilagdaan ang hari na ang sabi, o, sa loob ng isang buwan walang tatawag sa Diyos maliban sa Diyos ni King Darius ang minamahal. O, at sino man lumabag, ang minamahal, sa utos ng hari, itatapon doon sa yungib ng leon. Ang minamahal, natakot ba si Daniel? Ang minamahal, amen. Hindi natakot si Daniel. Bago sabihin sa atin, kung mababasa niyo po yan, ang minamahal, sa Daniel chapter 6 verse 1, tuloy-tuloy po ang basa, ang minamahal, lalo pa niyang ibinukas ang kanyang bintana. Amen. Para makita siya po ay nagpupuri. Siya po ay nagulawalhati, nagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi siya natakot na siya po ay dadalhin doon sa yungib ng leon. Ano ibig sabihin noon? Ibig sabihin, kakainin siya ng leon ng minamahal. Amen. O. Oh. Sino yung kinain? Yung naghagis. Amen. Ang minamahal, iyan po, pag naaalala natin yan, hindi po lagi natin naaalala ang minamahal, oh, ang pag-akyat ng ating beloved normal pastor kasama 12 prayer warriors sa dako ng Talipaw. Amen? Hmm? Na kung saan hindi po sila natakot, at yung beloved pastor hindi natakot. Amen? Oh, sapagkat alam niya, ang Diyos ay kasama po nila. Amen? Lahat magsabang praise the Lord. Oh, yung mga mababangis ang minamahal, nagiging maamo. Amen. Dahil ang Diyos ang kasama nila, ang Diyos ang kakampi nila, mga minamahal, sa gitna ng panganib, sabi nga ng banal na kasulatan, dumaan ka man sa apoy, dumaan ka man sa tubig, hindi ka maaano, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan, handa ka nga, ang Diyos ay maghiligtas sa iyo, mga minamahal. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan natin maglagak ng tiwala, oh, dahil siya ay ating katulong natin, ang ating mahal na Panginoon. Siya tumutulong sa atin. O baka naman mga misinterpret, iba katulong? Anong katulong? Tumutulong sa atin. Amen. O, Hebrews chapter 13, verse 6, kanili po. In the book of Hebrews chapter 13, verse 6, English and Tagalog, so that we may boldly say that the Lord is my helper and I will not fear what man shall do unto me. Sa Tagalog, ano pat ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Amen. Oh, minamahal, anong magagawa sa akin ng tao? Oh, sa ano pat ating sinasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Amen? Ang minamahal? Oh. Ibig sabihin na minamahal, yung takot, ang minamahal, hindi ka dapat matatakot ng minamahal. Hindi naman ibig sabihin, aawain mo yung kapwa, hindi naman ibig sabihin. Amen? Matapang ka, minamahal, na nasabihin ang katotohanan, matapang ang ipangaral ng Ebanghelyo, ang minamahal. Amen? Matapang ang humarap sa mga pagsubok. Amen? Ano mang kahirapan ng minamahal, hindi po yan tinatalikuran, kundi ang minamahal, iyan po ay buong tapang. Amen? Na ating ipinagkusumamo sa mahal na Panginoon. Amen? Na tayo po'y bigyan ng kalakasan ng mahal na Panginoon. Amen? Oh, sabi ko nga kanina, hindi matapang para gamitin natin, makapag-away tayo. Hindi na po pwede bilang mga Kristiyano, o hindi na tao ang kaaway natin, ang Diablo. Amen? Ang Diablo nagibigay sa iyo ng takot ng minamahal. Amen? Kaya po, sabihin po rito ang minamahal, ang mahal na Panginoon din siyang nagbibigay ng kapayapaan. Amen? Totoong kapayapaan ng minamahal. Amen? Dito ang minamahal sa John chapter 14 verse 27. Ang minamahal, praise the Lord, pakibasa po. Amen, praise the Lord. Dito po, so 1 Kapitulo 14, versikulo 27. Sa English,
Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Sa Tagalog, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Amen. Amen. Let's give some praise to the Lord. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Oh, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, oh, hindi gaya ng sanlibutan ng ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Amen? Oh, pag sinabi ng mahal na Panginoon, mag-aalangan ka pa ba, mga minamahal? Ang dakilan Diyos ang may sabi, mga minamahal. Amen? Ang kapayapaan na kanyang ibinigay sa atin, hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Amen? Ang kaaway, mga minamahal, oh, bibigyan ka rin ng yung kagalakan na panandalian, mga minamahal. Oh, panandalian kagalakan, mga minamahal, hindi yan ang totoong kagalakan. Amen? Subalit, ang nanggagalit sa mga Panginoon, totoong kagalakan, totoong kapayapaan. Amen? May takot man, may pangamba man, mga minamahal. Amen? Oh, parang baliwala lang sa iyo, mga minamahal. Amen? Oh, dahil alam mo, ang Diyos ay sumasayo. Amen? Mga minamahal? Merong panganib, mga minamahal. Amen? Subalit, alam natin, meron Diyos na mag-iingat sa atin. Amen? Kaya nga, sabi ng Isaiah Kapitulo 41, versikulo 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang malupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka, o aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Amen? Ayan po, mga minamahal. Oh. Huwag matakot, mga minamahal. Amen? O sa panahon ni Gideon, ang minamahal, yung mga sundalo, ang minamahal, nalalaban sa giyera. Marami sila, mga minamahal, sabi ng mga Panginoon, hindi, kinakailangan bawasan kasi baka sabihin nila na dahil sa rami, nanalo kayo sa laban. O doon, hindi sinama yung mga matakotin, ang minamahal. O, alam yun, 3,000, konti lang natira, mga minamahal. Konti lang yung isinama doon sa laban. Ibig sabihin, yung isinama doon, yung hindi matatakutin. Amen? Lahat ng matatakutin, magsabi rin, amen. Meron pa, mga minamahal. Amen? Kaya kalooban, ito po pala ating pag-usapan, mga minamahal. Amen? Basta, praise the Lord. Kaya po, mga minamahal, sabi dito, mga minamahal, sino ang, nag-isitanggap ng kapayapaan. Sino po ba'y tumatanggap ng kapayapaan? Ibig sabihin, yung kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Amen? Bakit kinalulugdan ng mahal na Panginoon? Ibig sabihin, ikaw ay totoo ang iyong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Amen? Dito mo minamahal, ano ang sabi rito? Sa Lucas, kapitulo... Dito po tayo, minamahal, Luke chapter 2, verse 14. Amen. Kindly po pagbasa. Praise the Lord. Hallelujah. Luke chapter 2 verse 14. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Sa Tagalog, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen. Amen. At magsabi ng praise the Lord. Oh, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen. Oh, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang minamahal. Amen. Maging doon sa mga umiibig sa kanyang banal na salita. Amen. Oh, nagkakaroon ng kapayapaan kapag ating iniibig ang banal na salita ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, kapag iniibig mo ang salita ng Diyos, ang minamahal, nakikinig ka ng salita ng mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng inaantok na, magsabi ng praise the Lord. Ang kita niyo na, ang minamahal.
Dito po mga minamahal, ano ang sabi rito, minamahal? Oh, maging sa mga umiibig sa salita ng ating dakilang Diyos. Psalms 119 verse 165. Kanyo po makibasa. Amen. From the book of Psalms, chapter 119 verse 165. Great peace have thy words, love thy law, and nothing shall offend them. Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan, at sila'y walang kadahilanang ikatitisod. Amen. Amen. Mga minamahal, walang kadahilanang sila'y ikatitisod. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Tagalog. Amen. Praise God. Purihin natin, pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, dito po ang makita natin na kapag ating palang iniibig ang salita ng Diyos. Amen? Merong pagpapala. Amen? Amen. Mahal. Ibig sabihin, may ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi po nagiging baliwala lamang. Amen? Hindi po, maminamahal, ito po, hindi po parang ordinary bagay lamang. Amen? Napakahalaga ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Itinuro sa atin ang tamang paglilingkod sa mahal na Panginoon na ating ginagalma magulang sa mahal na Panginoon. Amen? Sila po ang naging mabuting halimbawa. Amen? Ang ating beloved pastor, natakot bang ipangaral ang ebanghelyo? Amen? Sabi nga, maging ang mga komunista ang minamahal. Hindi po natakot ang ating beloved pastor. Amen? Nakalagay sa krusada ang minamahal sa streamer, communism is satanism, ang minamahal. Subalit, may paliwanag dyan, ang minamahal. Sabi nga, yung turo, doon galit ang mahal na Panginoon. Subalit yung tao na biktima, ang minamahal, ng turo, ang minamahal, amen, iniibig ng Diyos yung mga tao. Amen? We love communists, but we hate communism, teaching of communism, ang minamahal. Amen? Lord, magsabi ng praise the Lord. Kaya po, minamahal, dito po ang minamahal, ang sabi rito, sa mga nag-iingat ng kanyang banal na salita. Amen? Basahin natin ang aklat ng Proverbs chapter 3, verse 12, verse 1 and 2. Amen. Praise the Lord. In the book of Proverbs chapter 3, verses 1 and 2, English and Tagalog. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Tagalog, anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madagdag sa iyo. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Amen. Kaya huwag kalimutan ang kautusan ng ating dakilang Diyos. Ingatan daw sa ating mga puso ang kanyang mga utos. Amen. Marami tayong mga napapakinggan patotoo, mga minamahal, na sila po dati-dati hopeless na, wala ng pag-asa dahil sa karamdaman. Amen? Nung nakakilala sa malapay noon, mga minamahal, dinuktungan ang kanilang buhay. Amen? Nagkaroon ng mahabang buhay, mga minamahal. Amen? Pinagaling ang karamdaman. Amen? Naghimala ang mahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Ibig sabihin, totoo ang banal na salita ng mahal na Panginoon. Amen? Mga minamahal, ito po, mga minamahal, ay makapangyarihan ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya nga, sabi nito, mga minamahal, kung ating ipapaubaya ang lahat ng bagay sa mahal na Panginoon, mayroon bang kinakailangan tayong katakutan, mga minamahal? Mayroon ba dapat ba tayong mangamba, mga minamahal? Ano ang kakainin sa araw ng bukas? Ano ang ating daramtin, mga minamahal? Ano ating mga pangailangan? Katulad kanina sa pagpaliwanag, sa pagbibigay, mga minamahal. Huling pagkain na lang, mga minamahal, noong babaeng balo. Subalit nung inuna niya ang kalooban ng mahal na Panginoon, sinunod niya ang propeta ng mahal na Panginoon. Amen.
Oh, siya pinagpala ng dakilang Diyos. Amen? Ganon din tayo ang minamahal. Amen? Tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya tayo narito, idinako ng mahal sa lugar na ito, may layunin ng mahal na Panginoon. Amen? Dito tayo gagamitin ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya nga minamahal, sabi nga rito ang minamahal, last verse na po tayo, minamahal, sapagkat doon na rin po tayo, oras na minamahal, Philippians chapter 4, verse 6 and 7, praise the Lord. In the book of Philippians 4, verse 6 and 7, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus, sa Tagalog. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Jesucristo. Amen. Amen. Let me serve and praise the Lord. Huwag mga balisa ang minamahal. No? Sabi rin, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagkapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen? At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amin na mahal. Amen? Kapag ibinigay natin, ipinaubaya natin sa dakilang Diyos ang amin na mahal, ang lahat ng bagay. Amen? Wala tayong dapat ikabalisa, wala tayong dapat ikatakot, mga minamahal. Amen? Sapagkat, sabi nga kanina sa nabasa, kakampi natin ang mahal na Panginoon. Amen? O kung kaandis ang kakampi mo, mga minamahal, ay talagang panatag ang iyong kaisipan, mga minamahal. Amen? Hindi ka matatakot sapagkat ang Diyos, sabi nga, ang gagabay sa iyo. Amen? Tayo ba imawi sa mahal na Panginoon, mga minamahal?